Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sasabayan ko mag-live. Pasensya na. Teto, mag-usapan natin to. Utik na yan. Ay, sayang. Sayang, guys. Alam nyo bakit sayang? Ha? Sayang. Alam nyo bakit sayang? Kasi pumunta ako dun. May gusto sana akong makita na dalawang tao na hindi ko naabutan. Sayang, oh, sayang na, sayang na, hindi kita naumbag. Ay, sayang, pagdating ko doon, ilahagilap ko, wala na, nag-ed pa naman ako ng maaga. Sayang, may mga kasama pa naman akong gustong magpa-picture sa kanila. Sayang na, sayang na, hindi ko kayo naabutan. Sayang talaga, shit, grabe. Sana pala napaaga-aga ako, no? Hindi ko rin kasi pinrepare, eh. Hindi rin kasi ako prepare, guys, no? Hindi ako prepare na dapat pala hindi ako nag-live tapos bumunta na ako doon, sayang. Hindi ko na... Ba't dito? May baso ako malaki doon, ah. Hindi ko na abutan yung mga gusto kong puntahan doon. Sayang talaga, mga kamarites. Oo, di sana nagkaalaman na kung talagang naibawi ko sana yung magulang ko at kapatid ko sa kanila. Di ko na abutan, sayang talaga. Eh, konting-konti lang daw. May nakausap ako doon eh. Sabi niya, nakakaalis lang daw eh. Nakakaalis lang daw ng mga vlogger. Sayang, ano ba naman yan? Kung nagpang-abot sana kami doon, dalawa pa naman yun. Sarap-sarap nun. Sarap-sarap pa naman sana nun. Sayang effort ko. Nagmadali pa naman kami. Nakaban pa naman kami. Nagmadali pa naman kami pumunta doon na makapagpa-picture sana yung mga idol kasi ng mga pinsanin ko. Ng mga kasamahan ko, yung mga vlogger doon eh. Sabi ko, sige, yan ko kayo magpa-picture. O, pa-picture sana. Eh, kaso nangyari naman, hindi naman namin naabutan. Kaya sayang talaga. Ay, naku po. Grabe yung rally doon, guys. Punong-puno. Punong-puno po, no? Punong-puno yung doon, punong-puno po yung tawag dito, punong-puno po yung Liwasan Bonifacio. Sobrang puno po, halos sa nakatagilid na lang po ako, no? Nakatagilid po ako makipagsiksikan doon sa mga tao. Ay, kaya susunod, may ibang araw pa naman siguro. Yan, hindi ako nakapagpa-picture. Sayang talaga. Oo, oh, nagigil pa naman ako magpa-picture dun sa dalawang nandun. May dalawang nandun eh. Nag-live pa nga isa eh. Tapos yung isa nahagip dun kay Kimima eh. Oo. Oh, grabe. Ano, punong-puno lang. Hinagpis. Ay, charot mo, Mama Aralus. Well, sayang talaga. Grabe kung napang-abot kami doon, no? Viral sana yun, no? O, isang bagag vlogger, magaang muka. Magaang uso, sayang. Ay, dapat pala yung nag-agaan ko, no? Dapat pala hindi mo na ako nag-live kanina, no? Oo, nag-focus lang dapat ako doon. Kasi may susunod pa naman na araw siguro. Hindi pa siguro itong araw na to, hindi pa to yung ano. Ay, Mama, siya, Sanpai, salamat po. Hindi siguro ito yung araw na itinakda para magkita-kita kami. May mga darating pa siguro na araw, no? O, daming nanay na hindi nakasain. Daming nanay na hindi nakasain dun, no? Oo. Eh, okay lang naman. Yung meeting 225 naman daw sana. Oo. Mega love shoutout sa lahat yan. Nanay ko po yan. Pakisubscribe.
Pakisubscribe, Claire Marie TV Official. Oh, sayang, no? Sayang, Ma'am Sanpay, no? Oh, ano sana yun, eh? Record sana yun, eh? So, yun, no? So, dinami-dami po. Grabe, hindi, pati po si BP Sara ay sobrang kinabahan. Na sobrang dami pong nagsumigaw ng BP Sara resign ho doon sa Liwasan Bonifacio. Kinabahan po si BP Sara dahil sobrang dami. Tapos todo explain po, ha, todo explain. Explain po yung mga vlogger na nakapulot ng cellphone tapos naging vlogger, no? Todo explain po na bakit konti lang sila, bakit ganun lang daw sila, bakit daw sila nilangaw. Eh todo explain nga po, no. Oh, todo explain sila sa kadahilanan nga daw po na hindi nga daw sila binayaran, wala namang nagtatanong. Hindi ako sanay na dumaan doon pag may rally. Ganyan kadami ang stage nila, ang cute. Ang cute ba? So ito, may mapanoorin tayong video dito. Yan o, yan o, yan o. Resign as DepEd Secretary Liwasang Bonifacio Friday, May 17, 2024. Kung nakita ko lang na maaga sana. Hindi ko kasi alam, ito, hindi ko kasi alam talaga na may rally. Kung alam ko lang, nauna na ako doon. Oo, i-cover ko sana yung kanilang ano, kahit pa paano man lang sana ay nakadagdag pa ako doon. Eh. Kaso hindi po, kailan ko lang nalaman nung naka-live na ako na may ganun pala, may mga rally-rally pala sila doon. Si Ninyo nandun, nagpasikat, gustong gumawa ng fake supporters. Andun nga eh. Oo, sana nagpa-picture ako, hindi ko naabutan. Buwisit na, nag-effort pa ako. Layo-layo ng pinanggalingan ko. Nagmadali pa kami. Nag-single. Oh, nag-single, nag-motor na lang kami dito. Hindi, pang ano na rin yung sa bagong bili ko na motor. So, pang, tawag dito? Pang break-in na rin yun dun, no? Eh, nagmadali kami, hindi naman namin naabutan. So, sayang, no? Si Cas Jarip po at Maynila Toits, yung di mo naabutan, Sir Jay. Eh, wala akong binabanggit na pangalan. Basta gusto ko lang talaga magpa-picture. Oh, may ano kasi doon, may dati akong may dati akong tropa doon na gusto kong makita muli. Oo. And nakita ko nag-live naman doon. So kaya nagka-interesado akong pumunta, eh. Kaso hindi ko naman naabutan, eh. Sayang naman. Oh, ganda sana nandun, na waxis sana. Mas marami pang tao sa waxis. Grand opening kaya. Ahay. Oy, shoutout kay Kanatina, ano, Catalina, may galo shoutout po. No? So ito, manoorin natin to. Ito yun, no? Ito yun, no? 3 PM nga ang assembly time. Ang start ay 4 PM. Oh. Nagaganaping Sara resign sa Liwasang Bonifacio. Sayang, pero napagaga ako. Nilangaw ang rally ng mga loyalista na anti-Duterte. Dahil 4 PM na nga mahigit, ay dapat nag-uumpisa na sila. Pero ang nangyayari ay sa Davao, ewan ko lang, ng mga tao. Bakit nga naman daw ang tagal? Bakit daw kailangang mag-ipon pa ng mga tao? Eh kung talagang dadagsain ito, eh kanina pa dapat dito marami. Ay grabe, oh. Hindi. Oh, tingnan niyo, punong-puno, guys. Hindi masabuyan ng harina dahil maraming tatamaan. Tulad sa maisong rally na grabe. Ang starting time ay dinadagsa na. So while yung starting time, hindi umano yung mga nagpunta sa starting time. Napakarap. Tapos nung nakuha na daw yung mga subri, yung nakita nyo, ito, yung ito. Ay hindi, wait lang. Ito, may bago pala ako, may bago, wait lang. Yung subre, nung nakuha na yung subre, bigla na daw nagsiuwian. Bakit? Grabe. Grabe naman kayo. Ang samahan nyo, biglang naguuwian naman kayo. Grabe na, walang ganunan, walang yan eh. Pagkatapos nyo daw nakuha yung ano, pagkatapos nyo daw nakuha yung mga subre, at bigla naman daw kayo nagsilayasan. Grabe naman kayo. Wala mong kayong mga bot.
Amazing ha. Dami naman pula ko. Dami na eh. Miss Jay, nadaanan daw yung kapitbahay namin galing trabaho. Naabutan daw siya. T-shirt na pula at 20 pesos. Oy, pasend ako. Send mo sa akin. Ito, Facebook ko. Dali. Send mo sa akin kung totoo. Charlie J. Gibara. O yan, FB ko. Dali. Pasa mo dyan sa akin. Pasa mo. Dali. Titignan natin dito. Kung meron man, kung totoo man yung sinasabi mong yan. Oo. Pagkatapos daw kasi, wait lang, mamaya na. Ito muna. Pagkatapos daw kasi makuha yung mga, yung sobre, bigla daw nagsilayasan. So, ito yung ganap nung nakaraan na yun, no? Nakaraang rally, no? Yung nakarang rally, ito po yung ganap. Oo. Ayan. So, may kita nyo dyan, ayun yung bigayan. Siguro, nangyari ulit yan kanina. Oo, pagkabigay ng pera, ng pira, biglang nagsiuwian na sila nanay. Ayan, oo. Tungtua, sabi pa nung vlogger dito ng Muntanga, hindi tayo binayaran, di ba? Tapos sa likod niya, puro pala mga bayad. Oh. Saan? Pagtingin. Yan na. Hindi tayo bayad. Yan na, namimigay na si tatay. Siguro nangyari to kanina, ha? Kaya pinapanood ko lang. So, yung hawak? Ampaw ba yun? Ampaw? Magbibigayan. Pagbigayan kasi, maya-maya uwian na yan. Asa na, bibigyan na. Hindi daw tayo binayaran. Hindi kami binayaran. Kuha. Hindi binayaran. Ano yung kanina eh? Siguro, pagtapos nitong rally na to, biglang nag-uwi na, no? Biglang umuwi na. So, kulay na natin. Daming tao. At take note, hindi bayad ang mga pumupunta sa Maysug rally, kundi sila ay voluntary. Volunteer lang yung partida at hindi... mas tinalo nga sila ng rally kanina eh. Papanoorin natin yun, ha? Mas tinalo sila ng supporter si BP Sara. Hindi magkasya dun sa venue. Voluntaryo silang pumunta doon para suporta kay dating Pangulong Duterte at labanan. Dami, oh! Grabe naman yan! Punong-puno talaga! Kung makikita mo nga daw na naghihintay pa sila, nag-iipon pa sila ng tao para sila ay dumaling. Tingnan mo naman. Tingnan nyo, ang isang karatula lang ito ay natumba pa. Dito ako tawang-tawa eh. Natumba po yung karatula ng mga bayarang vlogger. Tila wala pang kaayusan. Parang sila lang. Tila mo, mga vlogger. Sino itong mga to? Si Bodil, oh. Sino itong nakahood na, no? Ito ata hindi nagpapakita, yun. May nakasalamin. Sino ba itong kalbo na to? May kalbo. Nasa gitna. Inyong parali. Ba't kulang? Ba't wala sila ano dyan? Sila ulo-ulo. Sila ulul. Tsaka si Gurang. Wala dyan sila. Kulang yan. Mag-umpisa. Sila nag-organize. Kaya wala naman pala pumunta. Sila pala nag-organize. Ang badaw. Ang babaw ninyo. 200 ang patay gutom. Dapat may rally ang Sara supporter sa Bonifacio. Hindi naman nabigyan ng permit, kaya yun naghanap na lang ng iba place doon sa napunta sa Miriones Tondo bilang suporta kay BP Sara. Didihamak na mas marami yun. Ay, Rainier, shoutout. Rainier, papasa nga ako ng mga pinopost mo dyan. Masyadong depend. Siguro guilty talaga. Imbis hindi mabuking eh. Konti nang nilakaw. Amazing. Mga api ang gobyerno ni Lisa. Ay, may papanorin tayo. May isang babae na binanatan si Lisa. Na kayo. Kaya ng inyong call time. Grabe, sobrang dami. Abay lampas ng 4 PM. Kukunti pa ang tao. Ay, grabe. Effort na effort yung drawing. Nangyari na.
Akala ba namin ay napakarami ninyo? Sige kayo, baka abutan pa kayo ng ulan dyan. At para sa update ng kanilang parali daw kuno. Ito is tatay, oh. Tatay, utay lang. Isang bulati na lang pipirma sa'yo, yung pa yung pinag-aatupag mo. Na Sara resign, narito ang full video, panoorin natin. So, ayan ang update. Sila po yung sisigaw ng BP resign. O mukhang sa kabilang mga... Wala na, tutupo. Oo, anak, kaya pwede pala na gawin ang... Tatay, hindi ka na makapagsalita. Malaking nauhuli. Dahil na tayo, hindi mo ma-flex yung panga mo. Tigas na tigas, ha? Like yung nangyari sa ating Pangulo Marcos. Walang talagang kila. Wala na, matay. Bakit, diba, ang buwan niya? Kasi yung mga maliliit, Wala na. Yun lang. Ano, si ano? Ito ba yung substitute ni Ramos? Kumuha ni Ramos, eh. Butay na, hindi mo na nga tayo maano yung pangamo, eh. Oo. May patent pa, eh, no? Butay na, kala mo, dami nila, may patent pa, eh. Andun ako sa Sara supporters. Ano, andun ka ba kanina? Kahit malakas ang ulan, baha sa QC, punta pa din, masaya kasi nanindigan ng, sa katotohanan. Tama yan. Yan ang dapat bigyan ng permit sa ano, sa gabak sa traffic, sa gabal sa traffic. Lasing ata to, bangag din. Bangag din siguro si tatay, no? Mukhang nakangingi din si tatay. Tatay, bustisyo mo. Utay na, laugh trip talaga ako pag sila, sila yung nag-rally, no? Nasaan nga pala si Mike Raptor Abe? Kanina, sa rally na yan. Ah, nandyan ba yan? Sayang, oh. Tatlo sana sila dun. Sayang. Miss na miss pa naman sila ng mga kamag-anakan ko. Idol na idol kasi sila, eh. Kaya nagpunta kami dun. Magpipicture sana, eh. Picture sana sa mga idol-idol, mga bangag vloggers. Kaso, dinabutan. Sayang, no? Oh, bagay ba, may susunod pa naman siguro na mga rally. Baka pupunta pa naman sila. Kaya... baka hindi talaga kami tinadhana sa isa't isa. Yan na ba ang 31 million nila? Kuno? May mga matatanda pa talaga na dinamay. Hindi, eto, ah. Eh, kung nahistroke yan, naku po. Hindi, eto, hindi naman to kasalanan ng ano, kasi mga bayad naman to, eh. Oh, kasi kita naman, may ebidensya, yan, oh. May ebidensya. Oh, yan, oh. Yung mga ano, mga senior citizen na mga binayaran, no. Oh. Eh, mga senior citizen kasi kayang-kaya pa nilang utuin. Hindi ko naman sa nila lahat, ha? Pero yung ibang mga senior citizen, kayang-kaya nilang utuin. Siyempre, kahit papaano, mabigyan sila ng 1,000 or 1,500. Malaking bagay na nga naman 'yon, no. Yan, oh, kinalabit ni nanay. So, tapos eh nabutan siya. Oh, kitang-kita, oh. Tapos dinouble check pa 'yan. Oh, 'di ba? Oh, di ba? Ang sarap, oh. Gawain talaga nila yan. Ha? Yung mga ganyang estilo, no? So, hayaan na natin. O, oh, ganyan talaga. Oh. Dito tayo kay tatay. Big tayo kay tatay. Yung pustiso tayo, ha? Tatay. Ayun, may sisi, papasukin na. O, yung sisi, panalabukin mo, ha? Buisit. Ay, tatandaan nyo na, ba't ba kayo nagpapauto? Buisit kayo. Kasi, yung mga maliliit, wala na. Kawawa na. Ayun na. Hindi siya makapag-demanda. Walang pera. Yun lang. Ayun yung ICC, papasukin na. Hindi na makagulat. ICC, papasukin na. Diba? Walang pera. Yun lang. Ayun yung ICC, papasukin na. So, guys, ang nanawa. Muntik pa na malaglag yung pustiso, kaya pala gulat. Ang papasukin ng ICC. Ay, sa Bimbo Hernandez, may galab shoutout. Kapag nakita mo, Sir Jay, si Tukmol, Mike Cash, Janet, Top Cash, what, Wampake, tadyakan mo, Sir Jay. Ay, hindi, ah!
Hindi ako ganun kasamang tao, Sir Bimbo. Magpapapicture ako sa kanila. Idol ko nga sila eh. Picture lang. Ito naman to. Picture lang dapat. Sir Jay, si model, nakakatawa. Todo tanggol kay BBM. Pinapanood nyo kasi. Kaya yan ang problema sa inyo. Pinapanood nyo. Eh kung di nyo pinapanood yan. Pati si Bukbuk eh, wala rin. Mga promotor pero no show. Ah, wala rin, wala ba, sayang. Pero nandun si Ulol eh. Si Ulol tsaka si Gurang, sayang. Hindi ko talaga. Ang iinayang akong araw na ito. Bagay, may next time naman. Oh, baka hindi talaga pinagtagpo yung landas namin. Sayang, no? Mm-hmm. Maganda sana yun. Pag nagbablog sila, may mga bulak sila sa nguso eh. Oo, okay, yan. Kay Maria Isabela, mag-a-mega lang shoutout. Guys, salamat, Sir Bimbo. Sa wakas, nakatikim ulit tayo ng palipad, no? Tinagal-tagal, ilang buwan na. Wow! Oo. Yan, okay, kay Carlos Miguel. O, mamaya na tayo mag-shoutout. Ano ba tayo? Pakinggan natin itong sasabihin ng isang tatay. Ano po ang masasabi niyo sa mga nagsasabi nga? Meron naman tayong justice system. Justice system? Puta lang, lagulat si tatay eh. Oh, justice system? Justice system? Oh, ito. Hindi na, ang sabi ang usapan, maghahawak lang ng tarpaulin. Walang usapan na magsasalita or interview. Eh kayo naman, hindi niya naman agad inabisuhan si ano eh. Hindi niya naman agad inabisuhan si tatay eh. Na meron naman tayong justice system. Justice system? Sabi po tayo lang, sa ang usapan, maghahawak lang nito eh. Oh, 500 lang, wala naman tokis-tokis eh. Bakit may tokis? Ay, may justice system tayo eh. Talaga namang, ang tawag din yung... Hindi alam na dati sasabihin, hindi naka-prepare. Talaga namang may justice system tayo eh. Ay, may justice system tayo eh. Talaga namang, ang tawag din yung... Ay, may justice system tayo, parang ano, pinagalit tayo. Parang may kinikilingan, may pinipili. Pag may pera, dapat sabihin niyo yan sa presidente niyo. Speaking of justice system, sila ang nakaupo sa gobyerno ngayon. Eh, ba't niyo sinisisi sa mga Duterte? Mga ogag pala kayo eh. justice system daw eh. No? Halatang wala sa usapan ng interview. Sayang to. Wisit na yan, justice system. Napatanong si tatay sa sarili niya. Ano nga naman yung justice system na yun, no? Ano to? Si Jay, si Ninyo, dami na alahas. Eh, wala ko pakialam sa alahas. Kahit anong dami ng alahas niya, pangit pa rin siya. Yun ang mahalaga doon. Kahit ang dami mong alahas na... pangit ka pa rin, ganun pa rin, wala pa rin papatol sa'yo. Mm-hmm. Si Boyet Antonio ba yung sigurang? Hindi. Malaki yung kasalanan sa akin nung mga yun. Total, ongoing naman yung mga kaso nun. Kaya may pagkakataon na pa ako para magpa-picture sa kanila. Matagal! Pagka walang pera, huli ka agad! Ano to? May second emotion? Sige, pahingan niya ha. Kung ano yung sasabihin nitong nakasumblero, ulitin nitong isa. Oh. May kinikilingan, may pinipili. Pag may pera, matagal! May second voice, matagal, sabi niya rin. Wala pera, huli ka agad. Kung tayo na laugh trap ng mga to, ba't kayo ganyan? Kulang ka agad. Kung ano sasabihin ng isa, dodoblihin nitong isa. Ang lupit eh, no? Wala lang due process ng pagka mayayaman. Kung tayo ng due process, bakit? Si tatay digong ba ang presidente? Anong due process? Ay, hindi alam. Ano yan? Sino ba talaga binabanatan nyo? Yung ano ba? Yung presidente ba yung binabanatan nyo?
Kasi sabi nyo due process eh, kasi si BBM na po ang presidente. So siya ang magsasagawa ng due process. Oo, no? Eh baka hindi nyo alam, baka nananaginip siguro to sila tatay. No? Oh, tayo naman mag-rally, BBM resign as president of Philippines. Oh. Ano to? Oh, edi mag-rally ka doon. Gunggong si tatay. Sabi niya, gunggong si tatay. Badyan, matanda yan. Huwag niyong ginaganyan. Huwag kayong ganyan. Badyan eh. Hayaan niyo na. Eh, baka hindi nila, baka akala nila si tatay digong pa rin yung presidente. Hi, Mama Nils. I love you. Nandito kami sa Kansat. Alipuga sa mismong sentro. Nandito. Ay, sinigaw ni tatay. Hi, Mami Liz, I love you. Mami Liz. Mami Liz, I love you. Ano daw, Mami Liz? Sinong Liz? Si Mamsie Times? Si Mamsie Times ba yung narinig ko? Hi, Mami Liz, I love you, sabi. Tama ba? Nandito kami sa Kansat. Alipuga sa mismong sentro. Ito. Hindi ko nakilala, akala ko. Videos. Talaga ma'am, hindi ko na nakilala. Ngayon eh, sorry ma'am, I love you. Salamat po sa pag-follow. Ayan. Salamat sa pag-follow, hindi ka nga kilala. Parang sarawalo din tong vlogger na to. Hindi ka nga kilala eh. Tapos, salamat sa pag-follow. Salamat po sa pag-follow. So, ano naman po masasabi nyo kay Sara Duterte? Si Maminde Sara. May ina! Yun ang sabi ni Senador, dating Senador Antonio Trillanes, mahina. Hindi natin kailangan ng mahina. Yung makanig, script mo lang yan. Ha? Mahina? Bakit? Anong ano ni BP Sara para maging malakas siya? Defense secretary lang naman yan. Hindi naman yan ang pangulo ng bansa natin. Binabasa. Soon, magiging pangulo. Hindi pa ma-perfect. Oh. Hindi ko. Tatay, bago ka malight na hindi ma-perfect ni BP Sara yung pagbabasa, eh, intindihin mo siguro muna itong pagsasalita mo. Ma-perfect. Oh. Hindi ko. Di ba? Yung tutok-tutok niya, hindi na perfect. Speech na lang. Hindi nga ba siya na yan? Squitch. Speech. Hindi squitch. Speech po. Speech. Hindi squitch, ha? Tutok-tutok niya, hindi na perfect. Speech na lang. Hindi nga ba siya na yan? Yung speech. Kung wala siyang binabasa, hindi natin kailangan ng presidente. Pro-China. Naku, binanatan mo si Risa Ontiveros, tayari ka dun. Ganyan na ganyan si Risa Ontiveros. Nagbabasa ng speech niya. Kunin nila ang Pilipinas, maging probinsya. Oo, di ba? Wala nga siyang, pag tinanong siya pag sa China eh, no comment. No comment. Bakit tinanong naman siya sa tungkol sa pagkanyang pagkasin. Ano daw? Pinapasa. Ayan na, ayan na. Pinapasa sa kanyang mga secretary. No, mahina talaga. May masabi lang sila eh, no, mahina talaga. Kaya paano maging mahina si BP Sara? Deped secretary lang naman siya. Hindi naman siya may hawak ng ano. Wala nga siyang pondo eh. Paano maging mahina? Salot sa bayan yan. Salot sa bayan. Oh, bakit si BP Sara ba ang ano? Ang nagbibigay ng ano sa bayan natin, di ba? Hindi naman ang presidente. O, deped secretary lang naman siya sa ano. Paano mo nasabi mo salot ng bayan? May masalot ka, tingnan mo itsura mo tayo. Baka nag-point one ka pa eh. Gago, salot ka ba? Marami na namang mamamatay. Ayaw na natin na ganun gawawa. Ayaw na natin na ganun gawawa. Ayaw na natin lang ganun. Marami mo. Ay, naku po, mahirap lang patulan itong mga mato. Mga matatanda na kasi. Marami na namang mamamatay. Ayaw na natin na ganun gawin. Ayaw natin na ganun.
Utay na kung si Balat Bay siguro nakapanood dito. Tawang-tawa siguro si Balat Bay dito. Oy, Ma'am Melby, maraming salamat po, Ma'am Melby. Ay, diyan pala si Balat Bay. Speaking! Abri, abri! Oy, Balat Bay, matan dito si ano? Ang dami ng mamatay! Grabe, nakakabahala sa dami. Ay, shit na yan. Ah, buti na lang, Balat Bay, hindi ko nag-reaction. Nag-reaction nito. Sakit sa panga si tatay. Oh, tatay, ayusin mo muna yung pananalita mo, ha? Marami na namang mamamatay. Ayaw na natin na ganun. Kawawa nyo. Hindi ko alam kung sila sa dyan. O talagang ganun siya magsalita. O baka, ay hindi, baka malaglag yung pustiso, no? Kaya, ano daw, si Wakwakumpak yan dyan. Wala nga eh. Pumunta nga ako doon, magpapapicture lang ako doon sa mga dati kong kasama. Kasi na-miss ko sila eh. Kaso pagdating ko, wala eh, hindi ko na naabutan, ang bilis mawala. Oo. Ang bilis mawala nung mga vlogger doon eh. Yung iba nakita ko, siguro hindi naman ako kilala. Oo, yung iba or dead man lang ako, hinayaan ko lang. Nandun lang na mga misaan eh. Tapos pag ikot-ikot ko, wala talaga kasi baka nandun lang sa masulok-sulok nagpapahinga, eh wala talaga na ako nakita eh. So bumalik na lang ulit ako sa sasakyan. Di ko nakita eh. Di nyo ako in-inform. Dapat nagpunta ako. Hindi mo, eh alam ko naman busy ka eh. Pwede sana tayo nagpunta doon. Punta ako doon saglit lang. Uwi ko nga lang. Kaya nga pinutol ko yung live ko kanina eh. Eh malapit lang naman dito yan eh. Sa amin yung Liwasan Bonifacio na yan eh. Ilang ano lang yan. Ilang 20 to 30. Wala pa nga. Sayang pala, no? Dat pala, sinabihan kita eh. Oo, dat pala. Hindi, mas maganda sana, Banat Bay, kung inagahan natin. Oo. Sayang pala, no? Oo, di sana nakakita ka ng pang ano dun. Oo, may bubulagta. Sayang. Hindi, may ibang pagkakataon. Baka hindi kami tinadhana na magkita. Dalawa lang naman yung punteriya ko dun. Wala na akong pakialam dun sa iba. Si Ninyo, yan. Tatlo, bali tatlo. Si Ninyo siya. Eh wala, hindi namin nakita eh. Ang bilis mawala eh. Oo, ang bilis nilang nawala, naiwan ng bangaw. mga bangaw, no? Kawawa naman si tatay, hindi pinraktis. Si Makmak, parang narinig ko dati sa mga Marites, bangag din daw eh. Ewan natin, hindi tayo magbibintang ha? Si Inday Abugada, si Kuting Adik, magkano ang bayad sa'yo, tatay? Ay. Mga pamilya, kamag-anak, manamatayan, ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Pinak lang naman. Nakita yun. Guys, nalaglang yung mustiso. Tumawa yung vlogger, gagi. Tignan nyo. Matayan, ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Gago na laglag sa'yo, pustiso. Ang sakit. Gago na laglag yung pustiso. Tumawa yung vlogger eh. Tumawa ba yung ganyan? Hindi natin ha. Putay na yung love trip, gagi. Ay, yung tangin. At sakit. Dahil nalaglag yung pastin sa tatay. Parang si Alan Kay to. Si Alan Kay mo to. Tignan nyo. Nalitig ko ha. Huwag tala. Maganda kasi naka-zoom eh. Paano ba i-zoom to? Wala kasing zoom dito eh. Gusto rin nyo ako paano mag-zoom dito. Paano ba mag-zoom? Tay! Ayaw na natin na ganun. Kawawa nyo. Mga pamilya, kamag-anak, manamatayan. Ganun-ganun lang. Bumili lang ng tubo. Bumili lang ng tubo. Hindi na tuloy sasabihin na laglag yung pastilla na tatay. Ang sakit.
Putay ang mga komedyante mo na itong mga hayop na ito. Jay, mambili na si tatay ang buli na lang. Putay na. Sabi na, boss, sakit na mo kaya ako. Ano yun, sakit? Pasensya na po. Tatay, hindi ko kaya malulok yung bustiso. Sinasabihan na kita kanina, baka malaglag yung bustiso mo eh. Yan ang katotohanan. Kawawa lang itong mga Pilipino na wala lang alam. Ginagamit lang ni Bangag administration na ito. Ang huda. Kawawa naman si tatay. Ginamit lang. Napahiyap. Naglilinis ako. Nagtatawa ako. Nagtatawa. Matay na ka siya. Matay na mga patot. Ay. Tayo na mga komedyante pala. Hindi nyo kami in-inform. Ano ba? Bakit na? Ay, putang ina. Wait lang guys. Pahinga lang ako. Sakit na dyan ko. Sakit na dyan ko ni tatay. Sige, tatay. Tuyo na ang ibin ko sa kakangisi. Mula kay Miss Doctor now. Ulitin natin ha. Ulitin natin ng konti. Tapos pakinggan natin. Tingnan nyo, pakinggan nyo, tatawa yung vlogger. Manamatayan. Ganun-ganun lang. Bumili lang ng tubo. Pinaglalaman. Natawa yung vlogger guys, natawa. Puta ka na, putik pa ba naman sa vlogger? Pwede pa yun? Ang pangalan yung mga vlogger. Pwede pa yun? Walang kasalanan. Pinapatagod din eh. Salot sa bayan yan. Salot sa bayan. Marami na namang mamatay. Ah, kaya pala na, ano, parang nahihirapan siya magsalita. Nalalagdag na pala nung una yung pustiso. Tapos ito, muntik nang talagang malunok. Kawawa yung mga pamilya, kamag-anak, manamatayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tuta. Bumili lang ng tuta. O, bumili lang pala doon ng tuta eh. Ay, ako po. Pinaglalamayan na? Ano pa yun? Natawa yung vlogger. Walang kasalanan. Natawa eh. Pinapatay na pagkakamalan. Eh wala na eh. Kasi, ginawa yung mga pulis na nakasal. Hindi man nagpunuhan ni Duterte. Pero sinabi niya, ako ang bala. O, wala na lang. Ito kayo, parang sabi niya eh. O, nanggaling mismo sa kanya. Hindi na mapanindigan. O, ngayon o, ito ang bangab. Ayan po mga guys. Yan po mga guys. Kawawa naman itong mga matatanda. Nagamit lang no? 31 po kami lahat. Nagamit. Nagamit pa yung mga matatanda sa mga ganito ano. Uy, but may sounds. Nagamit pa yung mga matatanda sa ganitong ano, sa ganitong kagaguhan no? Yung tanginang yan. Sayang. Sayang banat ba yun, no? Dita, na pala sinabihan kita para nakapunta tayo. Uy, Mam Panda, maraming salamat. Ay, muda na, pinasaya ni tata yung gabi natin. Grabe na yan. So, ito pa yung isang live kanina. Okay, asan na yun? Yung isang live. Ito, to. Nagtipo na mga taga-suporta ni Vice. Ito naman yung mga taga-suporta ni BP Sara. Tingnan niyo yung pinagkaiba, ha? President Sara Duterte sa Plaza Moriones sa Tondo, Maynila para ipakita ang solido at di nagmamalayo nilang pagtitiwala. Pag nanunok mo yan, Pusti, sumutay. Hindi ka mababayaran. Pag nanunok mo yan, Pusti, sumutay. Hindi ka mababayaran, di ba? Ay, meron. Ito, magkano ba ito?
Ano, galay nga, nabayaran eh. Si tatay pa kaya, ano. So, oh, eh, mabayaran nga si ano eh. Oh. Diba? Oh, yan, oh. O si nanay nga, nabayaran si tatay pa kaya, may pa carpooling na effort pa. O, alam mo tayo magbabiral yung video mo. O, magbabiral yung video mo tayo. Uso pa naman ngayon yan. Yung mga lalalaglagan ng postiso, uso yan, viral yan. Kaya mababayaran yan ha, kaya easy lang kayo. Si Jason Rubrico magbabalita. Why? Sir po ako, sorry, Sir Panda. Sorry. Rolly de las Reyes, Sir. Hinday para sa bayan, yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang rally dito sa Plaza Moriones. Hi, Ate Lodi. Shoutout. Na rin sa Ignite La Franco na hindi deserve ni Vice President Duterte na mag-resign dahil sayang Ate Lodi, hindi mo inabutan, nagtawanan kami dito eh. At kaugay nga Franco ng si Lodi, hindi mo naabutan yung nalaglagan ng pustiso eh. Rally dito sa Plaza Moriones ay makakasama natin si Ma'am Dang Imperial Mangalino. Ay, hindi ba kasi sa pustiso yun? Secretary General. Hindi kasi ako nakapustiso kaya hindi ko alam yan eh. Ma'am Dang, dito po tayo. Magandang gabi po Ma'am. Solid yan lahat. Tayong napapakinggan sa SM9 News. Pakibati muna po ang lahat ng ating mga kababayan. Maging ang ating... Ito naman dito yung mga banner nila oh. Ano lang, support BP Sara lang ang nakalagay. Sila ang dami. May mga pa-kesyo-kesyo daw. Tapos yung... So tayo na yung mga vlogger, yung mga tansu vlogger pa pala yung nagano. Eh baka mamaya mga kamag-anakan lang nila yung mga dumalo doon. Diba ba? Baka mamaya mga kamag-anakan nyo lang yung dumalo dyan kaya kukunti eh. Nakala mo nag-swimming lang kayo. OFW sa buong mundo. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Lalo-lalo na po ang ating mahal na Vice President Mambing, shoutout. Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon sa Plaza Moriones. Michelle, something, siyempre. Ay nangyaring, siguro sabihin na natin. Ah, nakaibus na ako okay, eh. Oo nga pala. Doon sa, okay lang yan. Sa panating venue. Nauunawaan naman po natin dahil ang galawan po natin ito ay biglaan. Una po ang announcement natin ay sa Bonifacio Shrine. Permit. Dahil meron po daw silang may papanood ako sa iyong senyo mamaya. Scheduled activity ng Manila Film Festival. Ito. To look for a papanood ko sa inyo mamaya. It's a freedom Sir Jay, gumawa po ako. Gumawa po ka ngayon. Blooming ha. So, nung una kitang napanood, hindi maliwalas mukha mo. Parang stress ka nung sa BBM ka pa. Ha? Wait. Mililiwanagin ako. Wait lang. Sabi ni Ma'am Bisayang Guwapa, Sir Jay, gumagwapo ka ngayon. Blooming ka, hahaha. Nung una kitang mapanood, hindi ka maliwalas. Mukha mo parang stress ka. Dito, walang problema to. Pero itong kasunod, dito ako nagulantang eh. Nung sa BBM ka pa. Kailan ako nasa BBM? Parang hindi ko matandaan. Nag-start ako ng politics. Ano ako eh? Duterte ako eh. Paano ako naging BBM? Sino yun? May kamukha ako doon. Gago. Kasi nag-start ako ng politics na nagre-reaction, nagbabalita at nag-aatid ng katotohanan na balita sa inyo. Is Duterte na talaga ako. Niminsan, hindi ako naging BBM. So ano to? Ma'am, ma'am, hindi po ako yun, ma'am, ha? Baka ano po, ha? Baka iba po yung napapanood nyo, ma'am. Oo. Napanood ko video ninyo. Naka-flashback ka, dati ka daw po, BBM. Ha? Napanood ko video ninyo. Dati akong BBM, panood ko, saan? Putay na, hindi ko makilala sa personal si Ninyo Borsaga. Tapos napanood mo ko doon, parang malaki hatang kalokohan yan, mama. Sorry po ah. Baka iba po yung napapanood nyo, hindi po ako yun. Minsan hindi ko nakasama si Ninyo Borsaga. Hindi ko pa nakikita sa personal yan.
Na-scam to si ma'am. Na, ma'am, na-scam ka. Ayan si Mami Rena Baher. 200 subscriber pa lang ako. Sponsor ko na yan. Never naging BBM si Jiggy Barra. Kaya nga, ito. Opo, si Ninyo nagsabi, kaibigan ka niya. Ako? Kaibigan ako ni Ninyo? Na, duda ako dito kay Mang Bisayang guwapa. Saan naman sinabi ni ano? Saan sinabi? Baka si ano? Baka si Ulol yung sinasabi mo. Oo, nasasabihan kami dating magkapatid nun. Kasi magkahawig kami. TBJ ako, oo. TBJ Defender ako, pero hindi ako BBM. Siguro yung kay FLM. Oh, hindi rin ako naging FLM. Paano nangyari yun? Charity vlogger ako eh. Charity na nag-TBJ na nag-Duterte. Yan lang. Walang FLM, walang BBM. Jay, ginawan ka ng fake news. Eh baka yung mga kasamahan ko dati, no? Ah, so ibinabato pala nila sa akin yung ginagawa nila. Lahat silang banateros always guwapo. Yes! Pero hindi talaga ako naging, okay po, baka nasiraan ka lang ng... Di, tsaka posible po na mapanood mo kay Ninyo Barsaga. Kasi, unang-una, hindi kami magkakilala ni Ninyo Barsaga. Hindi kami nagkasama niya ni minsan. Noon pa man, wala pang Duterte Marcos issue. Busit na ako dyan. Kaya paanong magiging magkasama kami? Maaari yung si Ulol. Si Ulol! Yun, tropa niya talaga yan, si Ulol. Pero ako hindi. Kilala ko si J. Guevara, never naging BBM yan. Kaya nga mami, nagugulat ako eh. Ano natin? Nagulat lang ako dun. For sure, na-scam si ma'am sa Daet ka pa lang. Nakasubaybay na ako sa'yo. Sabi, ayan o, nasa Daet pa lang daw ako. Nasa Bicol. Oo nga, baka na-scam nga yan, ma'am, ano, ma'am may Labrador. Baka na-scam nga yan. Ma'am, sabi sa'yo eh. Huwag ka magpapanood sa mga Facebook, sa mga fake news. Yan na pa, ayan. sumabit. Gago! Hindi, baka na ano lang yan, baka nakapanood lang yan ng fake news, kaya gano'n. Ayan nyo na. Sir Jay, gawin nila kasalanan nila, ipinukol sa iba. Dati pa naman nila gawain yan. Pogi ka kasi Jay eh. Ganun talaga, pagwapo. sardasar na naman sila. Okay, play natin to. City, dahil ito na yung na-announce natin sa ating mga kapwa din dahil Sara Duterte supporters. So, nakita po namin itong, nag-search kami, nakita po namin ang Plaza Moriones, which is, parang it's a good sign from above dahil nakita nyo, shaded ang lugar. Doon sa una, mainit. So it's direct sunlight, kawawa ang mga supporters. Ito po, tignan ninyo, napakaganda with, it's a beautiful ambience. Kaya nga sabi ko, inaadya ng Diyos para sa mga volunteer supporters ng Inday, Sara Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon para ipahayag yung patuloy na pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Vice President Sara Duterte sa gitna po ng mga panawagan ng ilang mga grupo na mag-resign na ito bilang DepEd Secretary. Napapangiti na lang po kaming mga supporters. Nakita nyo naman po, kalma lang kami. Kasi as you can observe and na-observe nyo ang mga galawan ng ating mahal na Vice President in the Sara Duterte, wala po siyang mga negative reactions, which means sa sarili niya, she is very confident. Focus lang siya sa kanyang mga functions as the Secretary of Department of Education. Pinupuntahan po niya ang mga liblib na mga barangay kung saan kailangan ng improvement ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral ng mga kabataan na magiging pag-asa ng ating bayan. At ngayon nga ma'am,
gaya ng mga sabi ng mga ibang grupo ng oposisyon, wala po raw nagagawa si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang natin at DepEd Secretary. Kalokohan yung mga ganun. Ano po ang masasabi po natin dito? Kung walang nagagawa ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, bakit sa lahat ng elected local government official, siya ang top sa lahat ng national elected official sa survey, siya ang top number one. So, shout po, hindi po namin na citizen, iintindihan people voice. Saan nanggagaling yung sigaw na Sara resign. Bakit? Salamat po, ma'am. Now, threaten na po ba kayo sa next election? Malayo pa po ang election. Let's focus now. Tapos na po ang kampanya. Tapos na po ang election. Ang i-focus nyo po kung paano pababain ang presyo ng bigas. Dahil ang pangako po, 20 pesos. Paano natin paunlarin ang mga kabuhayan ng mamamayang Pilipino? Bigyan nyo po ng trabaho ang mga taong walang mga trabaho para po dagdag pantawid ekonomiya. Sa mga bashers, come on, open your eyes. Saan ang prayer? Enlighten, Lord, their minds para makita po nila ang katotohanan na dahil kay VP Inday Sara Duterte, gumaganda pa rin po ang takbo ng ating bansa. Nakita nyo po, namigay siya ng mga tulong sa mga hindi lang piling-piling mga tao, lahat ng sektor. At ito po, hindi lang niya binibigyan tulong ang mga supporters niya dahil sa puso niya, tapos na ang election. Ano pangalan niyan? So, si Ma'am Bisayang Guwapa ba yan? Sino pa ang sinusuportahan mo pag kumatok ka sa office of the Vice President, pantay-pantay po na tinutulungan niya. Ma'am, bilang panguli na lang po bago kay Sir Oliver, ano po yung mensahe po natin kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na talaga namang nakikinig po ngayon sa ating live report? Salut, Vice President Inday Sara Duterte. Nakikita po namin ang iyong mga ginagawa. You are only simply focused sa inyong mga functions as the Vice President and as the Secretary of Department of Education. Dahil sa nakikita po namin, kampante po rin kami, at yun po ang isinisigaw lang din namin, kalma. Dahil alam po namin, kalma. Anong paninira nila? Bibi, kalma. BP. Huwag mo magandami yan, baka masyata kita. Sa puso ng lahat, halos lahat ng mamamayang Pilipino. With the 31.5 result ng bumoto sa iyo noon, I'm telling you, lalong tumataas ang nagmamahal at ang may tiwala sa iyo dahil nakikita nila on how you professionally handle the situation. Hindi ka nag-iiskandalo, hindi ka na lumalaban or whatever, dahil alam mo sa puso mo na you are the woman of integrity, a woman of principle. We love you, BP. And dito lang po ang mga volunteer supporters ng Inday para sa bayan. Wow. Again, I'm Dan Imperial Mangalino, the national... Alam nyo, ang pinagkaiba dito dun sa rally kanina, dito, ang ginagawa nila is support lang to BP Sara. Wala silang yung Marcos resign, sasabi nilang inutil or bangag, no? Wala silang ganun. Nakatoon lang sila sa pag-support kay BP Sara. Ayun ang pinakamagandang halimbawa pag nagra-rally ka, no? At dito, walang hate. Support lang talaga sila. Kaya ang gandang panoorin. Ang ganda nilang panoorin maayos. No, hindi katulad doon sa kabila na naalos ma walang lagan pa ng pustiso. Ay, tatawag-tawa talaga ako kay tatay. Ikakat ko yung guys. Pupost ko yun. No? Lilinawan ko yung video. Ikakat ko yun. Tapos pupost ko yun. Post natin yun. No? Hindi ka talaga nalalaglagin na ng pustiso kung ano-ano pinagsasabi. Sir Frederick, shout out. No? Itay lang yan. Tapos tingnan nyo dito, ang ganda ng
Ang ganda ng ano nila dito, walang hate. Secretary General of Inday para sa bahay, bayan. Bahay! Ang gabi po sa ating lahat. Talma! Ayan, maraming salamat po Ma'am Dang. Again, si Ma'am Dang Imperial Mangalino po, mga kababayan, ang National Secretary General ng Inday para sa bayan. At bago ko lang ma-interview si Sir Oliver Reyes, iba't ibang sektor po ang nandito sa Plaza Moriones para magpahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte. And actually, meron tayong mga kababayan mula sa Mindanao na tumungo pa dito para magpahayag ng kanilang suporta sa pangalawang pangulo. At ngayon naman ay makakausap po natin, mga kababayan, si Sir Oliver Reyes, ang founder ng Inday Care. Sir Oliver, magandang gabi po. Welcome sa live report po natin dito sa SMNI. Kasama po ang ating mga kababayan. Pakibati muna po ang ating mga kababayan at lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa mga kasamahan po natin na nandito ngayon sa Moriones Plaza, Manila. Sa SMNI, sa mga vlogger, sa mga volunteers na patuloy, na walang tigil na sumusuporta sa ating VP, DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Sir Oliver, diretso rin na kita. Ano pong masasabi ninyo doon po sa mga kabilang grupo na according to the reports ay nilalangaw po yung rally nila, ay sinisigaw po na Inday Sara. Well, grabe ka naman, sir. Actually, nilalangaw talaga. Po pinag-resign si VP Sara. Nakita naman po natin kung paano po magtrabaho si VP Sara, no? Sa rating na lang po makikita po natin simula nung naupo si VP Sara at Vice President and Deputy Secretary. Hindi po siya namumulitika. Patuloy po ang trabaho ni VP Sara sa iba't ibang lugar. Nakita po natin yung serbisyo ni Ma'am Sara Duterte. Kaya kami po, mga volunteers ni Ma'am Sara, talagang nagtatampo po kami. Dahil bakit po nila binabati ko si VP Sara para mag-resign? Sino ba ang dapat mag-resign? Si VP Sara o yung presidente ng Pilipinas? Yan lang po. Naku, yari ganyan, sir. Ang mga tao po, alam na nila ang katotohanan. Hindi naman po sila. Mabanatang kanila dyan. So, at Alexa, sila lang po natin ng kung paano si VP Sara ngayon. Tahimik na nagtatrabaho. Bakit po nila ginaganyan ang ating Vice President? Alam na po natin kung paano niya po pinaganda ang Dabaw. Nagsimula sa tatay niya. Ngayon po, si VP Sara, Vice President na, umalit na po ang kanyang anak. Di ba po? Na isa ring mayor. So, ano pa ang nakikita natin para pag-resign din si VP Sara? Sila po ang dapat mag-resign. Sir Oliver, bilang panghuli na lang po, ano yung mensahe po natin ni Vice President Sara Duterte? Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte, patuloy po kami sumusuporta sa inyo dahil nakita po namin kung paano niyo po minamahal ang taong bayan. Nakita po namin kung paano kayo bumababa sa poorest of the poor. Wala po kayong kinikilingan, mahirap, mayaman, nandyan po kayo palagi. Kaya nagpapasalamat po kami. Kaya nakita naman po natin dito kung gano'ng karami ang supporters ni VP Sara. Hindi po, wala po ritong bayaran. Ang mga vloggers po, nagpapasalamat kami dahil patuloy silang sumusuporta. Dahil nakita po nila, ano ba yung pagmamahal ni Vice President Sara sa mga tao. Kaya ma'am, nandito lang po kami, nakasuporta sa'yo. Para sa bayan, Diyos, bayan at mamamayang Pilipino, nandito lang po kami ma'am. We support you. We love you. Ito ba si Amazing? Si Amazing ba to? Ay, Amazing, ikaw ba to? Ay, ikaw ba tong ini-interview na to? Ay, ma'am, sa aming shoutout. Never akong bumoto sa Pulangaw at Kakampings. Hoy, salamat po, sir, ha? At hindi ka na... Opo, boss. Oba! Sikat ka na ngayon, boss. Ikaw pala to, boss. Oo, oh, yan, oy. Yan na yan, ha? Tawin na si Sir Amazing pala tong ano na to. Ang ini-interview dito. Sara Duterte. Ay, sir, bilang panghuli na lang po, talaga. Magtutuloy-tuloy po ba yung isasagawa po natin rally bilang pagpahayag po? Saan ang next ano nyo? Saan ang next rally nyo, bro? Ah, sir. Sir Amazing, saan ang next rally nyo dyan? Hindi yan siya. Oh, sabi niya,
Hindi po ako yan. May hindi po ba ikaw? Sino ka dito? Visit na yan. Kala ko pala mo, ikaw to. Porta, kay Vice President Duterte. Opo, dahil kung patuloy nilang gagawin po yan, na kami rin po ay hindi titigil at ipagpapatuloy po namin na suportahan po si VP Sara. Dahil nakikita po ng taong bayan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Huwag po tayo. Kala ko ikaw na to eh. Huwag po tayo. Okay na sana eh. Sinungaling kung ano-ano mga sinasabi po nila. Ang tingnan po natin Rochelle. Yung rating, 32 million votes. Ngayon, ang rating po ni VP Sara, 81%. Ulit? San ka pa? Sino ba nagsisinungaling po sa atin? Yun lang po ang aming hinaing. Dapat po, let's support our VP Sara dahil siya po ang karapat-dapat sa susunod na maging Pangulo ng Presidente ng Pilipinas. Sir, maraming salamat po, Sir Oliver. Hindi ko gets. At yan po, mga Sino ba? Sino ba si Amazing dito? Si Amazing yung kausap ni Miss Kat Bulan. Saan? Saan? Saan nga? Kababayan, okay, ito, may iba na tayo kasi gusto niyo pa bang makita yung paglaglag ng postisyon ni Tatay? Guys, balik lang natin sandali. Sino mo makita? Laki na natin dali. Gusto kong makita na Miss Key. Dito. Yan. Ha? Yan. Ito na Tatay. Oo, diba? Wala nga siyang pag tinanong siya pag sa China eh. No comment. Bakit tinanong naman siya sa tungkol sa kanyang pagkasit sa kinatangit. Yung mga kausap ko, di ba? Yung tinutok niya, hindi na perfect. Discreet na lang. Binabasa na niya. Eh, paano kung wala siyang binabasa? Hindi natin kailangan ng presidente. Through China, para kunin nila ang Pilipinas, maging probinsya. Oo, di ba? Wala nga siyang pag tinanong siya pag sa China eh. No comment. Bakit tinuro na naman siya sa tungkol sa... Ang banda yun? Hindi na makita. Kanyang pagkasin. Pinapasa sa kanyang mga agad sa Titanic. Pinapasa sa kanyang mga agad sa Titanic. No, mahina talaga. Uy, sana yun? Dito din mamuna ang mga Duterte. Palot sa bayan yan. Oo, tama. How are you? Dito ata. Mamaya. Mapanindigan? O ngayon, o? Ito ang bab. Tama na. Ito kayo, parang sabi niya eh. Oo. Nanggaling mismo sa kanya. Hindi niya mapanindigan. O ngayon, o? Hindi ko na makita. Nanggaling mismo sa kanya. Hindi niya mapanindigan. O ngayon, o? Saan banda? Hindi ko na makita, guys. Yung nalaglag yung postation. Oo. Wala na lang. Ito kayo, parang sabi niya eh. Oo. Nanggaling mismo sa kanya. Pero sinabi niya, ako ang bala. Oo, wala na lang. Ito kayo, parang sabi niya eh. Oo, nanggaling mismo sa pagkasalanan, pinapatay na pagkakamalan. Eh wala na eh. Kasi, gina mo, yung mga pulis na nakaslan, hindi man magtunuhan ni Duterte. Pero sinabi niya, ako ang bala. Oo, wala na lang. Ito kayo, parang sabi niya eh. Oo, nanggaling mismo sa kanya. Hindi niya mapanindigan. Oo, ngayon oo. Hindi ko na makita. Wala na, saan banda yun? Nalaglagi pustiso. No. Yun o. Sakto. Guys, sakto. Nakita nyo ba? Kita nyo ba? Oh, ito, wait lang. Yan na, manamatay yan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng trupa. Bumili lang ng trupa. Muntik na lalok yung pustiso, guys. Next time, sama mo ako. Magdala ako ng tanso. Hindi kasi balat may, alam mo, sa akin lang naman may atraso yung mga, may atraso din ba sa iyon? Bagay, you know, kahit videoan mo lang ako, no? Nga, no? Sige, sa susunod. Ano kita, abisuhan kita pagpupunta dun. Eh, naihiya kasi ako, busy ka eh. Puntahan sana natin, no? Maganda sana nga. Patikimin lang sana natin. Bangag, ha? Pinaglalaman na matayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Pinaglalaman na matayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Namagana na matayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Balad mo, ilang balad mo ba to?
Puta na, dinakas akong panor na puta. Buntik lang malulok yung pustaso eh. Kaya pala lalaglag tinira ka, tatay Digo. Ang liti-liti, sarap mo. Panamatayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Pag-anak, panamatayan. Ganun-ganun lang, bumili lang ng tubo. Pinaglalang panamatayan. Natawa yung vlogger ni DJ Pin. Hindi yung nagpahalata. Ayoko nang tumama. Sakit ng ulo ko, guys. Sumakit yung ulo ko sa kakatawa. Visit na yan. Ay, naku, tatay. Nagpa-uto kasi kayo. So, ito, may papanoorin tayo dito. Idugtong natin dito. Alam nyo, ang pinagkaiba ni Tatay Digong sa presidente natin, eto po yung pinagkaiba nila. Ang presidente natin ngayon, nag-aampon ng mga bangag ng mga adik sa gobyerno. Ang pinagkaiba po, natatandaan nyo pa tong video na to ni Tatay Digong. Romulo. Ito talaga, ako, I do not, ito nga. Uy. Ito yun doon. Matagal ng pamilya. But be careful about drugs. I do not want to attribute it to any political candidate now. Pero sinabi ko, then this I can promise you. You have my full backing. If it makes you a personal crusade dito, alam na natin, but the problem, I was not yet. Pahinggan nyo ito siya sabi ni Tatay dito. But I'm warning everybody, Vice President down to the barangay captain, pati kung sino, friends, kaibigan, pati kalaban, huwag talaga kayong pumasok ng droga ngayon. Iyayariin ko kayo. And, guys, harap-harapan niyan, guys. Oo, ganyan si Tatay Digong noon. Kahit nasa harapan niya, sasabihan at sasabihan ka niya. Lalo't pag alam niya na may gumagawa ka ng katarantaduan sa Pilipinas. That includes Pasig. Eh no, nasa harapan niya si Mayor, ano bang pangalan nito? Mayor Isueva ba to? Oh. Either if you're the mayor, kailangan kang hintuin mo o hintuin kita para makapaghahanap kami ng iba. Totoo. Yan rin ang sinabi ko doon sa mga mayor nung punta. Please do not do it. Do not make yourself as the final solution. Kung wala na talagang iba, sa kanto ng tao, pahirapan kami, human rights, kung gano'n, tapusin na natin ito. Yung mga gano'n na matagal na, from the grandfather to the father to the son, yung pagkampanya mo doon, ayaw kang paggamitin ng stage, tapos yung electric mo, kahit gano'ng yung iba, pinuputol yung elite. O sige, patay ka. Itong animal na ito, pinapalusot ko lang eh. But after... Kung na, harap-harapan, no? Harap-harapan kang gaganyan eh. Nagpadala yun siya. Tatay din, pambawi. Sabi ko, itapon sa dagat yan. Padalan ko yan ng durian, pero saluid mo, okay, itatapon ko sa iyo. Mga gano'n na klaseng politiko. Bastos, you do not belong in politics. Ano? Bantay ka sa akin. Maasar ako, puntahan kita bukas. Tangino. Tangino, ano? Grabe, no? Harap-harapan yung guys, ha? Harap-harapan yung ginanon si, ano, si Mayor. Oo. Ayun yung pinagkaiba ng presidente natin ngayon. Presidente natin ngayon, mas maraming kakampi na kurap
at mga adik sa gobyerno. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong na lahat ng adik sa gobyerno tinabla. Nilinis, di ba? Okay. Ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. So, eto na. Speaking of ayuda, eto paghandaan natin to.